Alright, so good evening everyone and welcome back to our channel, Doc Trader PH. And I just want to congratulate no, yung mga kumita today sa ating bull market. So today is October 20, 2020 and as always, we will conduct our technical analysis for the Philippine Stock Exchange market. Alright, for our verse of the day. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles, they will run and not grow weary, they will walk and not faint. Isaiah 40:31. Ayan, sa ating Jesus Minute, no, na iba talaga kapag yung surrender mo ay na kay Lord, yung hope mo ay na kay Lord, at hindi sa mga kung anong meron ka ngayon, hindi sa mga circumstances ng buhay. Dahil dapat ang hope natin has a very strong foundation, and that foundation should be in the Lord. Ito nga yung promise niya, no, that there's renewal of strength, and kahit na maglakad ka, kahit na mag-continue on ka through life, no, you will not be faint and grow weary. Yan, praise God for our word for the day. So for our quote of the day, dagdag natin, is your dream doesn't have an expiration. Take a deep breath and try again. Yan, try lang ng try until you succeed. And sabi nga nila na you will only truly fail if you stop trying. Kaya guys, whenever you, especially in trading, practice lang ng practice. And build lang tayo ng build ng mga setup natin. And mag-ano rin yan, magkakaroon din ng fruit ang ating hard work. Alright? So for our, ito nga pala muna, thank you so much sa ating 1.37k subscribers. Please subscribe and hit that notification bell. Alright, so let's get down to business. First order of business. Let's go to PXP. PXP today down by 11.23%. Bumaba siya ng 1.30 pesos. Okay? Malakas-lakas po ang naging sell-off today. Makikita natin yan dito sa mapakalaki na kanyang volume. Okay? Very increased po ang kanyang volume. Alright? So, kung mapapansin natin, ito yung sinasabi natin last time, no? Na each day, pataas po ng pataas ang kanyang risk. Lalo na kung ceiling to ceiling to ceiling. And especially ngayon na nakatapos ng ating telco serye, ito ang mining serye, mukhang patapos na rin. And currently, nandito tayo sa blue chip serye. Yan, tignan nyo nang nagsiangatan kanina. And dito, oh, puro blue chips. Alright. So, kung makikita natin dito, let's talk about PXP. So for PXP, indecisive po ang market kung may sell-off tayong magaganap, no? Dahil napigilan naman talaga. Ayan. So, itong type of candle na to is spinning top type of candlestick, which is bearish or pababa, no? Makikita natin dito na meron tayong indecisiveness ng market. Paano po nasabing indecisiveness? Mapapansin po natin sa 15-minute time frame. Ayan, guys. So, dito nagkakaroon tayo ng base making or sideways movement. Dito sa 10.10, nagkakaroon tayo ng base. And then, dyan na naglalaro. Pansin ninyo, dito, then baba, dito, and baba. So, mapapansin natin dito na nagkakaroon nga ng base making or maganda ang support niya at 10.10 pesos. Alright? Although, always mind the gap. Napakalaki po ng gap natin. Lagpas 50% ang ating gap. Okay? Mapapansin din natin na spinning top type of candlestick din ito, no? Sa last 15 minutes ng ating market, signifying na very indecisive pa rin ang market natin. Same is true when we look at 30 minutes. Ayan. Kita nyo yung doji na yan, the ultimate sign of indecisiveness ng market. Pag sinabi ko indecisiveness, I mean na hindi makapag-decide ang buyers natin at ang ating sellers. Alright? Okay. Ganyan din sa ating 1 hour time frame, indecisive pa rin ang market, no? So, nagkakaroon tayo ng standoff. Look at that, 5.7K trades. Yan. Indecisive po ang mga trades na yan at hindi pa po nila alam kung mag-hold sila or magbebenta. Okay? So, let's check our indicators to improve our decision-making skills. Alright. So, for parabolic SAR, for Bollinger Band, and for our Ichimoku.
Okay, so obviously, eto nga lang, no? Kahit na expanded tayo sa Bollinger Band, no? We have increasing ng volatility ng stock na ito. Very evident that our candlestick is above the upper limit of the Bollinger Band. Usually, I'm not saying this will happen, but karamihan sa mga nagaganap is pumapasok sa loob ng ating upper limit ang candlestick, no? So around here, around at 9.23. Therefore, if ever hindi mag-sustain itong 10.10 pesos, pwede natin siyang abangan dito, magandang entry, 9.23. But again, then again, it's risky pa rin. Alright? Hanggat hindi pa ito nag-gap feeling, medyo risky pa tayo dito mga ma'am, sir. Pero sinasabi ko lang na maaari siyang bumaba pa dito below the upper limit of our Bollinger Band. So that's how you interpret it. Next for our parabolic SAR, sinasabi niya na uptrend pa rin daw, wala pang sign of reversal. Ba naman, kasi napakataas pa rin ng inangat. Okay? So hindi pa siya ano, no? There is still hope sa mga nasa taas, hindi pa siya tuluyang bumagsak. Okay? Again, there is still hope, but hope is not a very good indicator. That's why we are using our technical analysis. Okay? Analysis, the plural of analysis. Okay, for our Ichimoku cloud, napakataas naman naman po, no? So, this is our candlestick. This is the upper limit of our Ichimoku cloud. Ibig sabihin, uptrend pa rin. Okay? Again, I'm not saying nababaksak na siya, no? Ang sinasabi natin dito, indecisive ang ating market. Okay? Now, let's check our bench prices or landmark prices. Let's give it up for moving averages. Ayan, medyo energetic tayo kasi kanina pa po natin gusto mag-record pero napakaraming gawain. Madaming trabaho. So, 9, MA9, MA20 for short term. For medium term, MA50. For longer term, let's go for MA100. And why not, sama na natin si MA200. Ano po? Okay, MA200. Alright, so far, so good. Papansin natin, palitan ko lang to ng kulay. Medyo nakakariirita. Dahil mahirap tignan. Yeah? Mahirap tignan ng ganyang kulay. Usually kapag 200, ginagawa ko ngayon. Okay, so mapapansin natin dito na lahat naman sila acting as a support lahat ng MA natin dahil biglang lipad nga naman, nag to the moon si PXP, no? Nag times 2 ang kanyang value from 5.13. Although medyo bumababa na ngayon, indecisive pa rin ang market. So far, our MA says that this stock is still bullish dahil meron tayong MA9 above our MA20, 50, 100, and 200. Okay? So sa mga nagsasabi na hindi siya risky, guys, that's a scam. Be very mindful, no? Ang ating isip na mataas na ang risk nito. Kung pwede dyan, wag kayong mag-all in, mahabag po tayo sa sarili natin. Depende yan sa risk management nyo. Kung meron kayong gambling tendencies, baka pwedeng-pwede naman. Pero in our channel, we don't do gambling, ano po. We are for solid evidence-based, no? Bago, parang medicine yan eh. Evidence-based dapat. Hindi pwedeng tapal-tapal lang ng repolyo sa sakit, sa mga tumor, no? Kailangan may basis tayo. And ito yun, guys. Technical analysis. Alright, bago mapasarap ang kwento ko, punta na tayo dito. So, ano, upward pa rin siya, no? Uptrend. So, currently, binasag si MA200. And etong si ating Cyan, which is MA20, going above our MA200. So, kailangan niya lang masustain yan. But then again, may sinasabi akong landmark dito. Ayan, no, sa ating 9. 9 pesos, 9.44 pesos. Yan, nandyan ang ating upper limit ng ating Bollinger Band. Alright? Now, let's proceed to our MACD for our momentum oscillators. For our momentum, tulad nga nasabi ko kanina, nag-push up pa rin. No? Kahit sinubukan pababa, kaya spinning top eh. Indecisive yung market. Dahil we have a higher high pa rin, guys. Ano po, kahit kulay pula, ang dami pa rin gustong bumili. Napakalakas ni PXP. Ayan po sa ating positive histogram, we have a higher high. Alright? And it's blue over red, signifying that there is still an increase in buying momentum. So guys, we are still good, no? Although high risk, pero uptrend pa din siya kahit yan.
Ang nangyari lang dito, lagi natin sinasabi, always, always respect the RSI. Maraming mga traders, lalo sa mga community na mahilig mang hype, mang bash. Pagkatapos sabihin nila, hindi, wala yan. RSI is not, it's not the only basis para ibenta mo na. But then again, RSI strictly told us na, sobra kahapon, di ba? Kahapon, nandito tayo sa RSI, we are discussing this. And sabi natin, sobrang risky na ng 91.30 na RSI. And true enough, ito yung sinabi natin last time. At nag-pull back na nga. Ayan po, nagkaroon ng sell-off. Malaki-laki ang binaba niya. Kaya nasa 77 level na lamang po ang ating RSI. Guys, always, in always, all the time, respect the RSI. Kaya sa lahat ng technical analysis natin, hindi pwedeng mawawala ang RSI. Pansinin nyo to, napaka-importante. Bakit huminto dito? Sa 10.28 ang presyo ni PhilX. Dahil nandito po ang ating support ng RSI natin. Saktong-sakto, guys. Saktong-sakto, nandyan yung support. Sabihin mo, Doc, asan yung nag-support niyan kapag hindi nag-sustain yan? Dito po sa 68.9. Sa 68.9, nandito po 1 and then 2. Alright? 2. Dalawa po ang ating support na nandyan. Okay? So, that's it for PXP. Napaka-hyper pa rin po natin. Ano po? Medyo indecisive pa yung market. Although, malakas ang buying momentum. So, sa mga may conviction dyan, maaari po. Maaari. Sa mga wala pa, kung papasok, mag-isip-isip po muna. Medyo yung risky kung kaya. Kung yung risk tolerance nyo ay kaya, then by all means, go. Okay? Let's proceed to our next stock, Dito CME. Alright, for Dito, bumaba siya ng 2.08% kung mapapansin natin. Although kay Dito, so sa ano muna tayo, no? Sa candlestick muna tayo bago tayo sa ating pinakamamahal na indicators. Ayan. So currently, bumaba na ang kanyang volume. Mukhang maghahawak pa. Humahawak pa ang ating mga buyers and sellers. And may nag-comment last time. Ano po? Sorry po, again, kinorek ko yung sarili ko sa comment natin. This is a bullish pennant. Okay? Nagkamali po tayo ng alala. Nagkabaliktad, no? Ang sabi ko ata last time is pendant. So kung mapapansin po natin dito, ganun pa rin naman po, nagsa-sideways movement po siya within this one. So, ang nangyayari dito, paliit ng paliit yung movement niyan. Okay? Paliit ng paliit hanggang sa magkaroon ng strong upward movement or downward movement. So, same concept as Bollinger Band na nagko-constrict muna, then magkakaroon ng expansion. Okay? That is what is happening. Therefore, kung makikita natin dito, since nag-sideways movement siya with a bullish pennant, mapapansin natin na meron tayong Darvas box na nabubuo. And kung body to body, magagawa natin ang Darvas box dito. So, ang ating upper limit ay 6.98. Ang ating lower limit ay 5.49. Therefore, ibig sabihin, hanggat hindi nababasag sa Darvas box na yan, is magka-sideways movement muna si dito. Base building yung tawag dyan, guys. No? Dahil mahirap yung always to the moon bigla. Okay? Makabiglang bumulusok pababa kapag always to the moon tayo. So, ingat-ingat lamang tayo dyan, guys. So, for our PSAR, mapapansin natin that there is a decreasing pahina po ang ating PSAR dahil sideways movement pa nga. So, sinasabi niya na bearish pa rin din daw ito. Okay? So, for our Bollinger Band, pagpansin nyo to, no, I want to emphasize this, na nagkakaroon tayo ng pagyuko. This is the constriction of the Bollinger Band, which usually happens kapag nagsa-sideways movement. Okay? So, mapapansin nyo dito, this is the constriction, and then biglang expansion. Alright? So, yun ang magandang, same concept yun na sinasabi kong bullish pennant. Okay? So, for our Ichimoku Cloud, mapapansin natin na there is a decrease na, no? Nagde-decrease na yung kanyang trend. Kaya nagkakaroon ng red sideways movement. Look at this blue line converging with the red line. Ibig sabihin, kapag bumaba yan, pwedeng indicator yon ng sign of weakness ng trend ng stock na ito. But on a macro perspective, uptrend pa din siya. Okay? Sabi ni Ichimoku Cloud. Now, let us proceed to our MAs. Okay, mukhang bumibilis na naman po ang ating salita. Medyo na-excite. Dahan-dahan ulit tayo. Pacing muna. Okay? So, kung mapapansin natin dito, si MA9 acting as a very good support, no? Kay MA9, actually,
umiikot ang mundo ni Dito CME. Paano po natin nasabing umiikot ang mundo? Dahil nandiyan lamang naman ang ating Resistance 1 and Resistance 2. And makikita nyo, there is a decreasing volatility of the price action. Okay? Kahit mataas ang ating trades, decrease ang volatility. Alright. So, si MA20, medyo baba pa. Same din naman ito gagalaw ng biglaan, no? Same, same TA pa rin natin tulad ng last time. Na slowly below the support 1. So, hindi kagad siya babaksak dito. So, landmark prices na din to. If sakaling mabasag itong si support 1, may sasalo pa sa kanya sa 5.63. Alright? So, si MA50, I hope I'm digressing na okay for everyone. Si MA50, near the support 2. MA100 dito naman, MA200 medyo mababa pa. Okay? Sideways movement muna tayo for dito. Wala masyadong side movement. And another reason nga pala, no? Makikita natin dito na kaya siya nagsa-sideways movement din, kaya ano? Kaya decrease ang ating volume at saka pa-bearish ang ating parabolic SAR. Ito, yung tuldok-tuldok na 'yan. Dahil sa ating momentum, guys, there is a loss of momentum. Okay? Humina po ang buying momentum ni Dito. Oops, huwag po magagalit sa akin ng Ditonatics. Tinatranslate ko lamang again ang ating TA. And po, nagkaroon po tayong ng MACD cross. It's red over blue. Mapapansin po natin is humihina. Humihina ang ating buying momentum. So currently, nasa ano na po, ang momentum ay nasa sellers. Mapapansin nyo dito, ayan, decreasing po hanggang sa umabot tayo dito. Kung papansinin mo yan, negative po yan. Negative 0.04 ang ating histogram, signifying na mahina po ang ating buying momentum. Nasa sellers po ang kapangyarihan right now. And alam naman natin na kapag sellers ang may hawak ng market, is bumababa talaga ang presyo. Okay? Ang maganda naman dito sa RSI, dito po base building pa rin near the 72 or near the 70 level. Ayan o, sideways movement siya dito. 70 to 66. However, take note of this, nabasag po ang ating resistance, support, no? Pababa. Alright? Nabasag pababa, so that could signify maaaring magtuloy-tuloy yan, pababa pa. But then again, sideways movement muna siya, mahalagang masustain. And if ever mabasag itong si, again, if ever mabasag ito si 5.98, nandiyan pa naman si 5.63 na pwedeng saluhan. Sa mga nagtatanong, Doc, saan maganda ang pasok? Okay? So, kung mapapansin natin dito, ayan po ang ating... Ayan po ang ating support. Again, another support. Since nabasag na nga ito ang ating immediate support at 66, meron pa naman tayong support at 60.85 level. Okay, however, kapag nabasag yan, again, meron pa tayong 55. No? Maraming levels naman ng support si dito. Abang-abang po tayo dahil one of these support is pwedeng magkaroon ng bounce up play. However, hindi pa naman evident itong pagbasag niya sa support sa RSI sa ating price action. So far, so good. Sideways movement muna tayo for Dito CME. Okay, punta naman tayo sa next stock, the darling. Yan, ang favorite ng mga baguhan sa market, JFC. So for JFC, maganda po ang kanyang bullish run for today, which is 169 pesos. Umangat po siya ng 9.31. Another strong movement for our leader of the blue chips, kaya natin natawag na blue chip serie. Okay, so kung mapapansin natin dito, there is a minor rejection kapag tama niya sa ating resistance 1. Okay, so from this one sa height natin na 174, there has been a rejection moving the price action to 169 pesos. Alright? So far, let's go to the... mamaya natin si MA, no? Mamaya natin pasinin yan. Pasinin muna natin to. Na there is a very good volume for our JFC. Buhay na buhay po. Mamaya, at sasagutin natin kung maganda pa bang bumili nito or mag-abang ng pullback. Okay? Sa ating mga seasoned traders, alam na alam nila ang sagot dyan. Okay? So, kung mapapansin natin, sa parabolic SAR, sa parabolic PSAR, still going good, upwards pa rin siya. Okay? Wala pang signs of reversal, of course, dahil napakalakas pa na kanyang price action. Okay? Sa ating mapapansin natin, itong si MA200, very good, acting as a support.
Mapapansin din natin si MA9, look at that cross. MA9 crossing MA200. That is, guys, another indicator of a very strong buying momentum that could be likened to a golden cross. Okay, ano muna tayo? Address muna tayo what is a golden cross. Sa technical analysis, golden cross often signifies a strong upward movement or strong bullish trend. Okay, isa to sa mga tinatawag nating mega trends. Alright, so sumasakit na pong lalamunan natin sa ating voice modulation. So makapansin natin si MA50, napansinin nyo yung ano? Yung level ng ating yung una MA200 na malapit ng mataasan. Kapag nataasan yan, talagang bullish tayo dyan. And MA9 over MA200 over MA50. So, ibig sabihin, from pinakamaliit na MA, palaki ng palaki, signifying that this is a very good, very good stock na nagkakaroon ng bullish movement. Okay? Alright. So, tago natin sila MA. So, for our Ichimoku cloud, it's blue over red. Okay? Papansin nyo, ito yung suporta niya, no? Saktong-sakto kung saan nag-open sa 154. So, congrats po sa mga may hawak po ng ating JFC. And hindi ko pa sabihin kung ano mga hawak ko dahil ayoko mang hype. Okay? Hindi po uso sa channel natin ang hype o ang bash. Purely technical analysis at otak-otak lamang yan para kumita. So, makapansin natin dito, ito yung Ichimoku cloud natin. So, bullish pa rin ang take. And of course, for our Bollinger Band, ayan, no? Nagkakaroon siya ng pagbuka. Alam nyo naman, guys, pag sinabi natin pagbuka, uptrend. At kapag uptrend, increase ang ating volatility. Okay? Now, let's proceed to our MACD. For our MACD, guys, mapapansin nyo naman na we have an increasing uptrend. Okay? So, for our we have an increasing uptrend ng ating positive histogram. Very high, no? Currently, ang ating MACD nasa ano na yan? Nasa 2.15 from 0.98. Therefore, almost or dinobling na talaga, no? Lagpas doble pa nga ang ating buying momentum. So, talagang bulusok kung bulusok ang nangyari kay JFC with a blue over red, no? Congrats sa ating mga holders once again. So, for our RSI, ayan na nga po. RSI natin nasa 84 levels na. Pansin nyo, sinabi ko last time kay, we call that kay PXP, di ba? Umabot ng 92 yung RSI niya. So, for our JFC, always respect the RSI. Overbought na po siya. So, at some point, this stock will have to pull back. Okay? So, yung pullback niyan, pababa, guys. Pabiglang bababa yan, katulad na nangyari kay PXP. So, sa mga may hawak, congrats, hawakan nyo na yung pera nyo, take profit na bago mag-pullback. Sa mga gusto pumasok, pwedeng pumasok, wait for the pullback, okay? So, ang ating next support, if ever magkaka-pullback, is 67.84, okay? Nandito yan, pansinin nyo dito, right? So, I want the best for you guys, okay? Sa ating mga holders, gusto ko makapag-tipi kaagad kayo, gusto ko kumita na kayo, at wag maging lesson pa yung learnings nyo, okay? Yung learnings natin. Kaya ito ang ating mga sinashare sa ating TA. But then again, at the end of the day, it's always your decision. Nandito lamang tayo to guide. Okay? Short reminder lang. And let's go to our fourth stock, our Mary Mart. Okay, for our Mary Mart, let's go! Alright. So, for Mary Mart, makikita po natin na bumaba siya ng 6.80% and hindi siya kasama sa ating blue chip serie dahil hindi pa naman siya blue chip. Okay? So, analysis muna tayo ng candlestick bago tayo sa indicators. Okay? Slowly but surely, no, increase natin yung analysis natin para mas madali masundan. Although, alam ko namang may mga veterano nang nanonood sa atin. No? For the newbies lang, magdedigress lang tayo every now and then. I hope that is okay for everyone. Okay, for Mary Mart, mapapansin natin dito that this
Yan po ay ang very, very obvious sign of an evening stars. No, stars dahil plural, dalawa po sila. Pinakita na dito sa unang star natin, pinakita niya na kaya niyang umangat above the resistance 1. But another significant observation is there is a rejection pagtama niya ng resistance 1, above the resistance 1. Pangalawang evening star natin showed the indecisiveness of market. Nag-agree siya dito. Okay, and today, na-confirm po ang ating evening star. Okay, this is a bearish engulfing type of candlestick. Ibig sabihin, engulfing, very strong ang ating indication na this one is going downwards. Okay? So far, hinuhold na lamang siya ng ating support 1 sa ating Merrymart. Alright? So, sa mga gustong bumili, let's see anong sabi ng indicators natin. Okay, sabi ni Pizar, wala pa namang indicator, Doc, na pababa na yan. Yan, gawin natin tao si Pizar. Wala pa siyang indicator na reversal na. Ibig sabihin, maaari pa siyang umangat. Okay? Dahil meron pang suporta ni Pizar dito. Below the support, and mukhang na-hold naman siya ng support natin. Okay, so for our Bollinger Band, makikita nyo na there has been an expansion dahil sa movement ng tatlong kandila na ito. Etong tatlong green candle na to. Yan. Yan ang cause ng ating expansion ng Bollinger Band. But then again, there will be an constriction. A constriction, okay? A constriction ng Bollinger Band. Kaya pansin nyo yan, parang cup sign pa ganito. Ibig sabihin, nagkakaroon siya ng constriction. Dahil nagsa-sideways movement nga, gawa nitong ating evening star type of candlestick. So, for our Ichimoku, pipansin nyo to, itong red line, siya yung acted as a support. Ibig sabihin, hindi yan basta-basta bababa yan, dyan guys, no? But then again, ang makakapagsabi sa atin yan sila MAs. Alright? So, for this one, hindi muna, no? Uptrend pa din siya, sabi ni Ichimoku Cloud. Maaari pa, ibig sabihin, pwede pang bumili, no? Pwede pang pumasok. Pwede, sinasabi ko, tingnan natin kung dapat. Alright? Magkaiba po ang pwede sa dapat. Alright. So, makapansin natin dito na hindi kinaya ng unang support natin, si MA9, hindi niya kinaya ang supportahan, which is expected naman dahil hindi naman ganun kalakas si MA9 as a support or as a resistance. But then again, currently, this stock hinges on MA20. Okay? MA20 below the support 1. Ibig sabihin, kapag bumaba yan, pwede natin makita dito, mag-touch-touch yan dito sa 3.13. Okay? But then again, wait pa natin ang ating other indicators. So far, ito ang ating benchmark prices. Sa mga gustong pumasok, take note of these prices. Okay? So sa price na ito, 3.12 and 3.6. Okay? 0.06 tsaka 3.12. So, yan ang ating mga pwedeng sumalo, no? Pwede magkaroon ng bounce dahil nandyan ang ating mga MA, proven MA. Now, proceeding to our buying momentum. Obviously, there is a binas sign of weakness. We have a lower high. Pababa pa rin po tayo. Humihina po ang buying momentum natin. Kahit positive yan. And pansin nyo po, it's blue over red. Pansin nyo to, very, very steep ang nangyaring movement ng ating MACD line. Signifying that this one is going downwards. Nananaig ang ating sellers. However, pansin nyo, napahinto dito sa support 1. Sa presyo nyo 3.15. Dahil din sa suporta ni MA20. Okay? Kasi sinasabi niyo, Doc, ano ba itong ibig sabihin ng indicators ito? Guys, this is the psychology of the market. Take note, psychology of the market, psychology of the traders, as history repeats itself. Okay, sasama natin yan sa ating mga tutorials. Alright, so mapapansin niyo dito, ito yung sinasabi ko, always respect the RSI. Guys, parang awa niyo na, mahabag po kayo sa ating mga, sa ating mga kapital. No? Mapapansin niyo dito sa 70 level, nagkaroon siya ng overbought, kaya bumulusok pababa. Dok, bakit biglang bulusok? Dahil po ang hina po ng, at may support levels tayo dyan, no?
Ito yung support levels natin dyan. But then again, hindi siya ganun kalakas. Lakas talaga ng sell-off na nangyari kanina. Kaya nga, ang tawag natin dito is bearish engulfing type of candlestick. Okay, kung pansinin nyo, ayan o. Ayan, ayan. Ayan po ang ating nabasag niyang support. And currently, may suporta pa tayo dito. Although not sure natin if mag-sustain yan. Okay? I think mag-sustain naman itong dalawa at 51 at 48, 49 level. Bakit? Dahil nandiyan nga si MA20 siya kasi support 1. Alright? So baka magkaroon ng bounce, abang-abang lang tayo. Okay? At tandaan nyo yung key prices no, na pwede pumasok. Waiting for a bounce play. Again, for bounce play, sa mga gustong makakita nito na bounce, I'm gonna introduce you to another type of candlestick, of indicator. Let's go for tricks and for our fishball. Sorry, Fisher. Pangalan ng ating setup ay fishball, okay? So, for our bounce play, mapapansin nyo, dapat si tricks, kahit ano yan, kahit 18 na muna gamitin natin, no? Kahit 18 yan, kailangan pataas siya, indicating a bounce play. And then, eto, dapat, ano to, dapat blue over. Blue over our, anong kulay ito? Orange. Dapat blue over orange yan. Tingnan nyo guys, ayan o, may cross pababa. So, medyo hindi pa magandang pumasok for a bounce play dito. Abangan nyo muna yan. So, usually, ine-edit natin to, ginagawa natin tong 9. Okay? 9 para mas sensitive siya. Pansinin nyo dito, o, mas sensitive. Ayan, hindi ganun kataas, pero upwards pa rin. So, wait nyo lang to kung gusto nyo mag-bounce play. Alright, that's for our, for our bounce place. Okay, let's go to our last stock, PNX. Phoenix Petroleum. Another pullback sa ating 9.54. Again, guys, hindi naman nakakagulat tong ating mga pullbacks, no? As expected yan, dahil parte talaga yan ng ating market. Okay? So, for our PNX, makikita nyo si candlestick na 9, si MA na 9 dito. Alright, 9, sabihin bullish pa rin siya. And nandito, malakas ang suporta natin sa levels na to. So, para ma-visualize nyo, no, ang ating levels na malakas ang suporta ay 11.44 and 11.23. Aside from that, medyo wala pa tayo dito na, wala pa tayo dito na immediate supports. Ayan, no? Wala pang immediate support. Talaga namang maaring lamunin yan pababa. Ang maganda lang dito is decreasing po ang ating volume. Ayan, no? Nag-decrease ang ating volume. Although above pa rin ang ating average, there's decreasing yung volume pa rin sa ating sell-off. At hindi niya nilamon ng buo. Mind you, bakit ko sinabi dito na ito yung supporta natin bukod na nasa nandyan ang ating mga MAs, is ito po ang ating gap. Yan. May gap tayo dito. Sige, kulayan natin. Para ma-visualize again ang ating viewers. 1.53. Gap 1. Gap 2 is 1.14. Alright, may gaps tayo dyan. Ingat-ingat tayo, ma'am, sir. So, for our Bollinger Band. Sorry, for our Ichimoku Cloud muna. Uptrend pa din siya, no? Ba naman, ang sikip kasi ng kanyang, ng kanyang cloud. Okay? So, tagal niya nag-sideways movement. So, congrats din sa mga kumita, sa mga nagtitipi na. Mapapansin nyo dito, ayan, ang ating, Bollinger Band. Further increase ng ating Bollinger Band. Signifying, volatile talaga ang stock na to. Pwede niya pang lamunin niyang gap na yan. Pwede pang magbago ang lahat. For our PSR, of course, uptrend yan. So, papansinin natin sa 30-minute chart, ano nangyari? Okay, for the 30-minute chart, mapapansin nyo dito na nagkakaroon tayo ng base building at 12.65%. Ito yung base. Kung mapansin nyo dito, kaya nasabi natin base, ayan yung supporta. And nagkaroon tayo ng upward movement. Magandang support po ang ating 12.65. Okay? 12.65, magandang supporta. Dahil malapit din siya kay, malapit din siya kay PSAR. But then again, huwag po tayo papakampante, medyo high risk po to. Let's go to our momentum indicators. Let's go out to our MACD muna and our RSI. So for our MACD, unang tingin pa lang, unang sulyap, kitang-kita na natin that there is an increasing uptrend. Okay? Ating buying momentum. Ayan, nag-i-increase.
Or this can be likened to a weakening selling momentum. Okay? Dahil magkalaban ang ating sellers pababa at ang ating buyers. Okay? So far, humihina po ang ating selling momentum. That's a proper term. Better term than humihina ang ating buying momentum. Okay? So, paghina ang ating selling momentum, is umaangat po ang ating price action, we can see a convergence around this area. Around this red over blue, magko-converge po yan, guys. No? Kung sakaling magtuloy-tuloy na humina ang ating sellers at lumakas ang ating buying momentum. Alright? Another thing, kaya ako sinabing lumalakas din yan dahil, ayan po, ayan, no? Blue talagang green candle siya. So, punta tayo sa ating one-day time frame. Napapasarap ang ating 30 minutes. Ayan. Mas evident dito, no? Sabi nga, di ba, kanina lumalakas. Ito lumalakas din. Nag-agree siya. Ang ating one-day time frame na there is an increasing buying momentum naman. No, ang laki. Paangat po ang ating buying momentum sa ating one-day time frame. And it's blue over red, signifying na pataas pa rin siya. Pwede pang humabol, pwede pang lumaban dahil maganda ang suporta sa 12.65. And ito na nga yung sinasabi ko, guys. Sinasabi ko rin to kay Jollibee, sinabi ko rin to kay PXP. Sinabi ko rin to kay Dito, sinasabi ko to dahil ito ang sinasabi ng TA natin. No? So, nasa 93.50 level na po ang ating RSI. Meaning to say, na babaksak siya dito. Alright? So, pababa siya dito. Papansin nyo na nasa, ang level niya ay nasa 70 level na po tayo ng ating RSI. So, what does that mean? That means na nagkaroon ng pullback. Healthy pullback po ang nangyari. No need to panic. No need to be mabigla. Konya na tayo. Dahil normal po, healthy po ang pullbacks. Nag-market correction lang po tayo dito dahil sobrang overbought na po ng stock na ito. Okay? So, Doxen, pwedeng pulutin yan. Pwede yan dito sa 59 or sa gap na sinasabi natin dito sa 11.53. Kung sakaling hindi mag-sustain itong 12.65. Okay? That's it for today, guys. Thank you so much for watching. And as always, may the Lord bless you and you are blessed to become a blessing. God bless again, guys.